sa kanal, once again, I'm Raymond Gerald Tabakit at nandito. Okay, gusto ko lang mag-share sa'yo ng value, isang tip, isang training na makakatulong sa'yo para dumami yung prospects mo, yung sales mo, ng downlines. Okay, either you're a network marketer, affiliate marketer, internet marketer, or nagpo-promote ka man ng business online. Okay, so ito naman, ang gusto ko i-share sa'yo ngayon, okay, ay yung tipong kapag nakatanggap ka, okay, ng objection na wala akong time. Okay, so to isa ito sa pinaka-common objections na nararanasan ng mga Pinoy entrepreneurs, okay? So to actually may tatlong process ako na ginagamit dito kapag nakakatanggap ako ng mga objection na ganyan. Okay, unang-unang process. Okay, unang-unang process ay nag-a-agree ako. Okay, kung bakit ko ginagawa 'yon kasi kapag nag-a-agree ka, okay? Ito yung nakakapagtanggal ng tension, nakakapagtanggal ng pressure sa prospect mo. Okay, ibig sabihin magkakaroon kayo ng mas madaling usapan. Okay? At don't ever disagree. Okay, wag na wag ka magdi-disagree kasi nag-ano yan eh, parang nagbibigay ng pader. Okay, lalo siya magiging defensive dyan. Okay, kahit anong objection man yan, mag-agree ka. Okay, kahit na sobrang kakaibang objection niya, kahit out of this world, okay, mag-agree ka pa rin. Okay, kasi yung parang magbubukas ng pinto, okay, para mas maging open-minded siya at maging cooperative siya sa'yo. Okay, pangalawa is the feel, felt, and found method. Okay, so to papakiramdaman mo siya, iintindihin mo ba't niya sinabi yun, at sasabihin mo kung anong naranasan mo kung bakit mo ginawa yun. Okay, so yun. Tapos pangatlo is always ask questions. Okay, mag-ask ka ng questions kung anong nararamdaman niya, anong naranasan niya, ano yung gusto niya mangyari, yung mga ganun. And don't interrupt. Okay, ask questions and wait for the answer. Okay, so to, paano ko gagawin to? So sabihin natin na napakita ako na siya ng presentation ko, okay, napakita ako na siya ng business ko, okay, ng products ko, tapos after niya sinabihan niya ako na, Raymond, gusto ko yung business mo, gusto ko yung pinakita mo sa akin, pero wala akong time para dyan, bro, masyado akong busy, okay, maraming ginagawa dahil sa trabaho, yung mga ganun. Okay, so unang pwede mong gawin, okay, unang ginagawa ko dito na pwede mo rin gawin is unang-una mag-agree ka. Okay, agree, kahit anumang objection yan, mag-agree ka. Okay, sabi mo, okay, sabi natin, sinabihan ako yan. Okay, John, sabi natin, John, pangalan niya. John, naiintindihan kita bakit mo sinabi yan. At agree talaga ako sa'yo na, yun nga, sa panahon natin ngayon, sobrang busy nga talaga natin dahil sa mga kailangan natin gawin. Okay, naiintindihan kita kung bakit mo sinabi yan. Pangalawa, punta ka na sa part 2, feel, felt, and found. Okay, naiintindihan din kita kung bakit mo sinabi yan. Kasi, sa totoo lang, nung nag-uumpisa din ako, yan din yung talagang objection ko. Yan din talagang sinabi ko. Okay, yan din yung sinasabi ko sa sarili ko. Pero kasi gusto ko lang i-share sa'yo na dati nga, na dati high school teacher ako, na dating school teacher ako, okay, na yun na nga, na alas 7 ng umaga hanggang alas 4, minsan overtime pa, naalala ko pa nga na minsan na may isang buong linggo, alas 12 ako umuwi dahil nga sa maraming pinapagawa sa akin ng boss ko. Okay, so yun. So, nung unang beses ko nagturo, yun na yung sinabi ko sa sarili ko na wala akong time. Yun na rin sinabi ko sa mga kaibigan ko na wala akong time. Okay? Tapos hanggang pang-apat na turo ko, yun pa rin na sinasabi ko. So, ibig sabihin, wala nangyayari. Okay? Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari sa buhay ko. Wala pa rin nangyayaring oras. Okay? So, yun. Ito rin kasi naranasan ko. Kaya pala, okay? Kaya pala wala tayong oras sa pagtatrabaho. Kasi ginagawa natin, okay? Ibig sabihin, nabibigyan natin ng oras yung mga boss natin dahil ginagawa natin yung mga trabaho nila. So, ibig sabihin, nagde-devote tayo ng oras sa trabaho natin, okay, para mas magkaroon sila ng mas maraming oras. Okay, yun yung napansin ko. Okay, kaya yun, sinubukan ko to. Okay, kaya pumasok ko dito kasi naintindihan ko at naniniwala ako na makakatulong sa akin to. Okay, para magkaroon ng mas maraming oras para sa sarili ko at sa pamilya ko. At buti na lang ginawa ko yon. At dahil doon, ayun nga, ginagawa ko na lang to habang nasa bahay. Ayun, nakakasama ko yung pamilya ko, nakakasama ko ng mga kaibigan ko. Nagagawa ko na kahit anong gusto ko habang ginagawa tong negosyo to. Kasi automated naman to at saka yun. Depende na sa business na ginagawa mo. Okay, kung nabahala mag-explain doon. Pero kailangan sa process na to, kailangan sincere ka. Kapag wala kang storya, pwede kang mag-leverage ng storya ng kaibigan mo. Okay? Tapos pangatlo, ask question. Yan, after mo ikwento yung sarili, yung storya mo, yung reason kung bakit mo ginawa, tanungin mo siya. Ngayon, friend, okay? Ano ang mas mahalaga para sa iyo? Okay? Na nagtrabaho ka ngayon, nagawin mo pa rin yan, sabi mo pa rin sa future na wala ka pa rin oras dahil ayun na nga, na nile-leverage ka o ginagamit ng boss mo yung oras mo para dumami oras niya. O kaya gumawa ka ng action ngayon, okay, para masimulan mo na magkaroon ng time freedom, para masimulan mo na ngayon sa future, na para sa kinabukasan mo, ay magkakaroon ka ng mas maraming oras. Okay, para sa'yo, ano mas mahalaga doon. Okay, kapag hindi qualified yung prospect mo, malamang sasabihin niya na,
okay na ako sa magtatrabaho, okay, pero 9 out of 10 sasabihin nila na syempre Raymond, gagawa ko ng paraan ngayon para magkaroon ako ng oras. Okay? So ayun, so lahat naman tayo gusto natin ng oras, 'di ba? So yun. After nun, isa pa, magtanong ka pa. Ngayon, tricycle. Ngayon, okay? Ngayon na nakita mo 'yan, nakita mo 'yung pinakita ngayon na sinabi mo nga na nagusto mo 'yung pinakita ko sa iyo. Naniniwala ka ba or sa tingin mo ba matutulungan ka ba nito? Okay, para magkaroon ka ng mas maraming oras para sa pamilya mo at para sa sarili mo kapag sineryoso mo 'tong negosyong 'to. Sabi niya, "Oo naman, naniniwala ako, Raymond." Okay, that's good. Ngayon, ready ka na ba? Magsimula ngayon na. Jump to the close. Okay, huwag ka maghihinayang, huwag ka maiilang. Jump to the close. Kapag naniniwala ka sa produkto mo, i-close mo na siya ngayon. Okay, pero kapag naiilang ka, malamang hindi mo siya i-close. Okay, hindi mo alam ano gagawin mo. Okay? Pero kapag love na love mo 'yung produkto mo, love na love mo 'yung business mo, gagawin mo lahat para makuha siya. Kasi alam mo matutulungan mo siya gamit 'yung business mo. Kapag hindi pa, I suggest umattend ka ng mga training nyo, I suggest bumili ka ng produkto nyo. Gawin mo siya, gamitin mo siya. Okay, I suggest gawin mo lahat para ma-in-love ka sa produkto mo. Okay, so yun. So, kapag sinabi niya, oo, ready na ako, then go. That's congratulations. Okay, welcome to the team. Okay, so ito yung mga steps na gagawin mo. Congrats. Kapag sinabi niya, hindi, okay, pwede mo pa siyang ibalik. Okay, pwede mo pa siyang ibalik sa close. Sabihin natin na, o sige, okay, ganito, John, okay. Ngayon, nung naniniwala ka naman na nakakatulong to para sa'yo, pero gusto lang kitang tanungin, from 1 to 10, okay, 1, pinaka-ayaw mo, kahit ano sabihin ko sa'yo, hindi mo talaga bibilin to, at 10, okay, na gusto mo na magsimula ngayon na, okay, anong number ka ngayon? Okay, gusto ko lang na i-rate mo, anong number ka sa tingin mo? Sabihin niya, Raymond, siguro 6. Ngayon, kapag sinabi niya 6, sabi mo, bakit 6? Okay, ano pa pwede ko maitulong sa'yo para maging 10 ito? Pwedeng ganon. Okay, or ano pa ba yung questions mo para makatulong sa'yo na magsimula ka na ngayon para maging number 10? So yun, sabi niya objection niya. Okay, so yun, i-handle mo na lang yun. Okay, so yun yung isang, ito yung isang paraan kung kapag nakatanggap ka, okay, nang wala akong time objection. Okay, pwede mong gawin. Una, agree to the objection. Pangalawa, feel, felt, and found method. Pangatlo, ask questions. At pang-apat, go for the close. Okay, para ma-welcome mo na siya sa network mo, ma-welcome mo na sa organization mo. I hope talaga makatulong sa'yo to kasi ang dami ko na-close na prospect dahil sa closing method na to. Sa 3-step method ko na to. Actually, ginawa ko ng 4 para i-jump mo na sa close, okay? So, I hope makatulong na maigi sa'yo to. Kapag nagustuhan mo to, click the like button, leave your comments below, share this content, okay? At saka ito pa nga pala, kapag nagsisimula ka pa lang talaga at hindi mo pa alam itong mga bagay na to at natatakot ka pang ma-reject, okay, meron akong ginawang isang training video. Meron kaming ginawa na training video na makakatulong sa'yo, okay, na magagamit mo, okay, paano gamitin yung mga online tools, okay, na pwede ka mag-promote ng business mo, i-build yung business mo na hindi ka makakatanggap ng rejections. Pwede mo mag-iwan ako ng button sa baba, i-click mo yan ngayon, okay, at sundan mo ng instructions doon para malaman itong strategy na to. Okay, so yun naman, pwede ka rin pumunta sa blog ko, www.raymondgeraldtabaki.com. Marami pang pwede i-share sa'yo doon. Okay, so kapag nagustuhan mo to, don't forget to click the like button, leave your comments below. Kapag may questions ka, share this content, baka makatulong ka sa grupo mo. At of course, yun lang naman, okay? So this is once again Raymond Gerald Tabaki. Hope na ma-apply mo to, hope na magkaroon ka ng progress sa business mo. Grabe, ang mahal lang in-invest ko dito para malaman yung mga closing techniques na yan. Pero I want to help you. Okay, sino naman? So once again, have a great day. Kita-kits ulit sa next video blog. This is once again Raymond Gerald Tabaki. At ayun, kita-kits ulit, friend. Have a great day and bye!